Isang magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay gagawa na po natin ng reaction video po ang latest episode ng What's Wrong with Secretary Kim episode 14 na po tayo ang pinaka-aantay po natin, no? Episode 14. Siyempre sa mga Kim Pao dyan, no? Sa mga talagang napaka-loyal fans ng Kim Pao, no? Welcome po kayo dito sa aking channel. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganito mga video. At huwag nyo rin po sanang kalilimutan na i-like po itong video nito para po mare-recommend po tayo ni YouTube, no, sa iba pa pong mga audience para po marami po tayong makakapanood o makakasubaybay dito po sa What's Wrong with Secretary Kim reaction video. Sisimulan na po natin to. Wala na po tayo kalapang gawin pang iba pa. Let's do this. Magsasorry? Hindi talaga ako magsasorry. Siya ang magsorry sa akin, hindi ako. Second, crisis over. I talked to BMC and he said that Morpheus is still our keynote speaker. Boss, akala ko po wala na si Sir Cyrus. I changed my mind. Copy po, boss. Boss, kung gusto niyo pong boss lang po talaga ang tingin ko sa inyo, huwag po sana kayong mag-overstep. Litong-lito na po talaga ako sa mixed signals ninyo. Let's stick to our own boundaries na lang po sana. Tama. Nalilito na si Sek Kim sa'yo eh, Brandon. Eh, mag-sorry ka na lang kasi. Nagawa mo na naman last time ah. Yung sa date nyo, sa theme park ko. Nag-sorry ka nun, di ba? That was different. Ginawa ko lang yun to stop Sek Kim from assigning. This time, I don't know if I can say it. Ah, gusto mo mag-practice? O sige, kunwari ako si Sek Kim. Boss, may sasabihin ka. Mag-sorry ka na lang kasi, please. Boss. What if I don't say it? Ay, nako bro. Alam mo, kung marunong lang kami mag-sorry ni Laura, malamang hindi siya nawala sa akin at mag-asawa pa rin kami ngayon. Thank you for hearing me out. Umayag lang ako makipag-meet sa'yo dahil nag-sorry po kayo sa akin. I truly am. Sir Cyrus, hindi ko alam kung kaya ko na ulit kayong pagkatiwalaan. I understand. What do you know about my relationship with Brandon? Ang alam ko lang, simula bata pa kayo, hindi na kayo magkasundong magkapatid. Now, as a kid, I used to associate love with attention. Kaya nung pinanganak si Brandon, alam ko inaago niyang pagmamahal ng magulang namin. Yun lang. So, nagsiselos kayo? Didn't help that he was so perfect. Donnie was smarter, better than I was in everything. Sibling rivalry? Mm-hmm. Worse. Turingan akong kuya niya. I bullied him. Yun lang. In fact, I was the leader of the bullies. It's because of me kaya nasira ang childhood niya. He made his life miserable. I don't think Brandon can ever forgive me. But kasi that, sinubukan niyo na bang humingin ng sorry sa kanila? Now, yes. But back then, no. I don't know why I'm hirap-hirap mag-sorry na. But at the end of that process, I realized the more I held on to my pride, the more ako sinira ng guilt ko. That's why I left. Akala ko that was the only way para magkaroon kami ng peace of mind. Well, they certainly seemed happier when I wasn't around. Hindi naman po siguro ganun, sir. Wala namang magulang ang kayang tiisin ng kahit na sino anak nila. Maybe. Maybe not. Alam mo ba? Hindi ako sinalatan at that. When I was in Europe, hindi niya ako kinamusta. I was everywhere.
Paris, Prague, Berlin. But no matter where I went, no matter where I was, it all felt the same. I felt all alone. German beer became my best friend. Hey, wachen Sie auf! Schlafen schon lange, sind betrunken. Backstory niya ng Cyrus, no? You know who I am? Ich kenne Sie nicht, nein. What the hell are you talking about? Ich kenne Sie nicht! Famous! Schmeißen aus! Itik na akong mamatay dahil sa kalasingan. Di lang dahil kay Mom. She's the only one that sumagaan sa akin. She took me to AA. Alcoholics Anonymous. That's why I'm here. Because I need your help. Tulong saan? To make amends. With Brandon. Sa him! Boss, yung pagiging possessive, maaring trauma-response din yan eh. Ayun na nga. Maaring nung bata siya, meron siyang pinagkatiwalaan na inabando na siya. Hindi talaga pwede mawala si Sek Kim, no? Grabe, siya nag-aayos lahat. Pinapakiusapan pa siya nito ni Cyrus. Paano ko po kayo matutulungan? Ayun na nga. Just help me. Help me get through here. Kung gusto niyo po talaga magkaayos kayo, kailangan niyo po magpakumbaba. Tama. Kilala ko si Boss, hindi siya nabibigyan ng second chance. Pero marunong siya magpatawad. Kaya kung maaari, kayo mismo ang mag-sorry sa kanya. Sana magpaayos na kayo. Mag-effort ka. Nako, Cyrus. Todo mo na. Kasalanan mo naman eh, mula nung bata pa pala ay binubuhudin mo na eh. Kahit gano'ng kapit pala kayaman, no, talagang may problema, talagang pamilya. Iiwas ba o kakausapin niya? Nako, Cyrus. Ay, Cyrus. Ano, Brandon? Sorry ka na. Aroy, naglampasan lang sila. Nako, Brandon. Huwag kang ganyan. Sorry ka na, Brandon. Ikaw may kasalanan. Imbis na mag-date kayo ni Kim, eh, sinermonan mo pa. Secretary Kim. Sorry. Yes! Kala ko din yung sorry. Nice one. Boss. I'm sorry din po. Hindi ko naman alam na ganun pala kalaki ang issue ninyo ni Sir Cyrus. Ama. Dapat by this time, alam ko na po na hindi ho kayo basta-basta nagagalit na walang dahilan. Pero valid naman po yung reason ninyo kung bakit po kayo nagalit. I just took it personally. Ginawa ko lang po lahat yun para po sa inyo. I mean,
para po sa kumpanya. Just tell Baldo to meet me at the lobby. Copy po. Batik na sila, yes! Mga titig naman ito ni ano? Dada! Ay! Tagal ah! Ganyan ba talaga uwi ng matinong babae? Dada, hindi naman po kasi kayo nagsabi na darating ho kayo. Nilamok tuloy kayo dito sa labas. Kamasal lang ako sa kabit-bit nitong regalo ko sa iyo eh. Eh dada, uso naman po kasi mag-text, di ba? Eh di, hindi na surprise. Teka nga pala, bakit walang kailaw-ilaw bahay mo? Di ba sinabi ko siyo, mag-iwan ka kahit sa harap para asipin nila may tao sa loob. Eh dada, dami ko po kasing ginagawa, hindi ko pa po napapalitan. Pero, buti na lang, andito po kayo. Uwi na ako. Hindi. Hindi, sige, ayusin natin. Hindi ka, pasok tayo sa loob, dada. Naku, nilamok ka na siguro dito. Anong oras ka pa dito, dada? Ayan. Ayan. Thank you, dada. Iba talaga pag may tatay, no? Sabi ni Troy, may kasama ka nga raw nung nakidnap ka. Sino daw po? Higahanap pa siya ng detalye. Nakikipag-gita raw siya sa atin sa isang araw. Basta depende sa duty niya. Dada, si Ninja Boy po yun. Tama. Basta, sigurado po ako, makikilala na po natin siya. Si Brandon yun. Lamukala namin ng ate mo dati, katang isip mo lang yun. Pero yun mo sa dinami-dami ng hindi mo maalala, tumatak yun sa'yo. Kasi dada, inalagaan niya po ako, protektahan. Kung sino man siya, malaki utang na loob natin sa kanya kasi hindi kanya pinabayaan. Sa dami po nang nangyari, ang dami po nawala sa memory ko noon. Ang tanging naalala ko lang po, binigyan niya po ako ng chocolate, tapos hinatid niya po ako sa bahay. Iba po noon, hindi ko na po maalala eh. Ilang araw ka namin hinanap? Tapos, tinago ko sa mama mo. Tapos yun, bigla kang umuwi. Sabi mo, hinatid ka ni Ninja Boy. Mama? Dada? Saan ka magaling? Ate, si Ninja Boy nasa labas. Dada, hindi ka na musikim. Wala na sila, ha? Tapos po nun, sabi niyo po, lumala ho yung sakit ni Mama. Kaya nagpunta na po siya ng heaven. Sabi niyo din, siya yung naging guardian angel ko, kaya po ako nakauwi ng bahay. Pagkatapos nun, unti-unti mo nang nalimot lahat. Sabi ng doktor, baka daw dahil sa trauma. O guilt. At sinisisi mo daw ang sarili mo sa nangyari sa mama mo. Story nito, no? Hagip lahat, no? Pang pamilya, love story, sibling rivalry, no? Ang galing. Ang galing ng story, ah. Ito naman matay talaga.
tanong, sino kaya yung babaeng yan? Grabe, no? Iba talaga ang trauma eh, no? Di basta-basta gumagaling yan eh. This is a nightmare. Lahat ng pinaghirapan natin down the drain. Bakit kaya? Ala ko ba okay na? Oh, ano nangyayari dito? Ang aga-aga nakabusangot yung mga mukha niyo. Miss Kim, confirm ba to? Yes. So, kuya ni BMC si Morpheus? Ay, Yoli! Nakita na pala kami ng idol ko na hindi ko alam! Okay, Kim Marie, huwag ka muna magsaya. Una, hindi sila close si BMC. Pangalawa, baka papalitan na naman niya yung speaker sa atin. At, back to square one na naman tayo. Baka JMO yung nag-leak to sabotage us. Eh, sino naman ang nag-leak sa kanila? Eh, maingat si Sir Cyrus sa identity niya. Ama. Alam ko na kung sine! Sine! Ang account mo to, di ba? Oo po. Akala ko po kasi nasa drafts lang eh. My God, Steph! Trending tayo today! Alam mo, tuloy ng kalaban natin yung next move natin. Eh, pero at least po, di ba, pinag-uusapan tayo. 9 out of 10 trending topics about us. So it was you. Yeah, Rika. Lagot. Naku mo, mukhang mauuna ka pang magbangkay si Kim. Kung naman po. She's right. Good job. Uy, good job daw. Nice. Po? Good job po. Do you want it to be bad? Ay, hindi po, BMC. Double checking lang po. Nagkaroon ng hype ang event natin because of this. So this should be good for us. Right, Sakim? Nice. Yes, yes, boss. Okay. This is what we're gonna do. Tell marketing to monitor all social media activities in the next coming days. We need to ride the hype. Magagamit natin to as leverage. Also, call corporate communications and tell them to issue an official statement confirming Morpheus is our key speaker for the event. Yes, yes, BMC. Okay, good. Copy po, boss. Dahil talaga kay Sek Kim eh, no? Talagang nagbabago yung... Good job, team. Cheers. Nagbabago yung utak ni ano yun eh. Ni Brandon eh, no? Nasasagip pa rin kayo talaga ni Sek Kim. Kaya siyempre Boss, isi-send up po ng marketing first thing on Monday yung revised budget and promo mats based na rin sa biglaang pag-leak ng speaker natin. And isa-submit na rin by Monday ng corporate communications yung drafts ng media release nila by Monday morning. Then sabi naman po ng property management, mid next week daw po nila may implement yung paperless setup na gusto natin. Ay! Bakit po? Ah, sorry. Hindi kasi ako makapag-work kapag nandito ka. Nadidistract ako. Sorry, sige, alisan na po ako. No. Stay. Copy po. Grabe, tagos yung titig eh. Yung ano din po boss, yung paperless setup na nire-request. Nabasa ko na rin po yung contract ni Sir Cyrus. Sa Kim. Boss? Sabi mo, stay lang tayo sa boundaries natin.
Paano kung ayoko? Ayun na nga. Nice, Brandon! Bigawan mo na talaga kasi umayos ka, Brandon. Uy! 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 Ayan! Kabado malala, itikim. Sa'yo. Kayo po. Pero gagawin ko po yung errands ko today, ah. Okay lang. Dito na ako sa tabi mo. Ibibigay ko na lang ito sa'yo ng 10K a month. Pwede ko mong isarado sa 8-5. Pero sa ibang unit. Para siya, boss. Sir, para daw. Ati po napanood ang episode 14. Nako, grabe no, nagdampi po kanilang mga labi ni BMC sa kanil ni Secretary Kim. Nako, ang ganda talaga no. Sobrang kilig po to. Nas Makim Pao po diyan no. Sana po napapanood niyo po to. No, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe po sa akin channel para po na-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng reaction video. And like this video no, napaka-importante po i-like po sana ating video para po ma-recommend po ni YouTube ang ating channel o ang ating mga video sa iba pa po mga tao. Ingat po kayo lahat until next time no, sa susunod po sa episode 15 ng What's Wrong with Secretary Kim. God bless and peace out. Bye.